Mga kapatid, sumampa na sa 20,000 ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Pero ayon po sa Okta Research, mas nakakatakot pa ang pagsipa ng mga kaso sa mga susunod na linggo. At ang mas nakakahawang Omicron variant, posible raw na maging dominant variant na sa bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Kung akala ninyo, todo na ang pagsipa ngayong linggo ng COVID cases, nagkakamali kayo. Mas titindi pa raw yan sa mga susunod na linggo. It will be very scary for the next few weeks. But we simply have to be patient po, and we have to wait until this wave passes over our beloved country. It's really important to be vaccinated and to be boosted if you have not yet been done so. Kahapon, mas marami ang mga naitalang bagong kaso ng Omicron variant kesa sa Delta variant. Tila patikim na yan, lalo't ayon sa Okta Research, posibleng Omicron na ang maging dominant variant particular sa Metro Manila. Naghahabol din tayo sa testing. Sa ngayon, umabot na sa 46% ang positivity rate o yung bilang ng mga nagpopositibo sa mga tinetest. Sobrang layo niyan sa 5% pababa na standard ng World Health Organization. Kumbaga, sa kada 10 tinetest sa bansa, 4 o 5 ang nagpopositibo. Kapag mas maraming positive, mas talamak ang hawaan. Bukod sa Metro Manila, dapat na rin daw bantayan ang iba pang bahagi ng bansa. May nakikita na rin tayong pagtaas sa mga ibang parts ng Pilipinas tulad sa Visayas at sa Mindanao. May nakikita na rin bahagyang pagtaas. So medyo concerning yan na baka umabot na rin sa ibang parte ng bansa. Ang Department of Health naglabas ng bagong quarantine protocols. Sabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, dapat ma-isolate sa loob ng 10 araw ang mga COVID positive na asymptomatic, may mild o moderate symptoms, bakunado man o hindi. Para naman sa mga COVID positive na may severe o critical symptoms, 21 days dapat naka-quarantine, fully vaccinated man o hindi. Pero depende pa rin yan sa doktor kung i-extend ang pasyente. Para naman sa mga close contact, kapag bakunado, required na mag-quarantine ng 7 araw. Kapag hindi bakunado o nakakaisang dose pa lang, 14 araw required mag-quarantine. Mas maikli naman ang quarantine para sa mga health worker. Sa mga asymptomatic, mild o moderate na COVID positive na medical frontliner, 5 araw lang ang quarantine period. Ang close contact nila, pwedeng hindi mag-quarantine. Pero depende ulit yan sa pagsusuri ng Infection Prevention and Control Committees ng kani-kanilang ospital. Prioridad naman sa mga isolation facility ang mga senior citizen at may comorbidities na walang kakayahang mag-home quarantine. Hinihikayat din ang asymptomatic at mild symptoms na mag-home quarantine na lang. Pero syempre, merong mga kondisyon. Ang home quarantine and isolation ay pinapayagan po. Basta meron po kayong sariling kwarto at sariling banyo sa inyong bahay at mababantayan po kayo ng inyong local government unit o ng inyong healthcare provider. Kahit pa naniniwala si Father Ostriaco ng Okta Research na Omicron na ang tatapos sa pandemya, ayon sa iba pang eksperto, hindi pa rin dapat magpakasiguro. Etong COVID, mayat maya na lang ginugulat tayo. So although, syempre gusto natin na ito na yung pinakahuli, na wala nang susunod pang ibang variant, unfortunately, hindi pa natin masasabi, no, with certainty na ito na nga ang katapusan ng COVID. Sana, no, sana totoo, sana magdilang ang healthy father, pero siguro mas maganda pa rin maging maingat, huwag sadyaing magpahawa on the assumption na hindi na mahahawaan ulit ng iba pa. Sa ngayon, kahit sumisipa ang mga kaso, kapansin-pansing hindi pa ganun kasikip sa mga ospital, hindi gaya ng Delta surge. Pero paalala ulit ng DOH, magpabakuna na at sundin ang mga health protocols. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5.